Chinumales, and Talent Girls' Scout, KMGUG Tabo. Today, the Regional Evaluation Day of Talent Girls' Scout Princess Iris C. Palola, who dedicated her time, effort, and sacrifice. Before we begin, let us take a moment to acknowledge the presence of our honored guest, Angel Rose Arrieta, Technical Assistant for Program. Gina T. Roma, Technical Assistant for Finance. Mariz Lozera, Technical Assistant for Training. Lalabat C. Lofferty, Council President. Miriam B. Malino, Council Executive. SK Chairman Dwight Kyle V. D. Galvin. Park Chairman Omar Heraldes. To set the tone for this special day, I would like to invite Cadet Rose Scout Mike Giselle Gabo to lead us in a prayer. Please stand for our opening prayer. Let us put our presence our mighty Lord. Dear Lord and Father of God, thank you for today. Thank you for ways in which you provide us all. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and start this program. May you guide these kids, us with my co-girls, our visitors, and our mentors. By your eternal light as we discover more, share, and listen about the world around us. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Amen. May I request Senior Girl Scout Stephanie Reca to please lead the Girl Scout Promise and Love. Our Girl Scout Promise and Love and Minister. On my honor, I will do my duty to God and my country to help other people at all times and to live by the Girl Scout Law. Our Girl Scout's honor is to be trusted. Our Girl Scout is loyal. Our Girl Scout is helpful. Our Girl Scout is a friend to all and a sister to every other Girl Scout. Our Girl Scout is courageous. Our Girl Scout respects living things. Our Girl Scout is disciplined. Our Girl Scout is self-reliant. Our Girl Scout is thrifty. Our Girl Scout is clean and tough, word and deep. SK Chairman of City Heights, Mom Divide Kyle May B. Calvin, and Elmer Heraldes. These are round of applause. So, good morning, everyone. Before I start, I'd like to acknowledge our special guest. So, Ms. Angel Rose Arrieta, the Technical Assistant for Program. Good morning, ma'am. Ms. Gina T. Roma, our Technical Assistant for Finance. Good morning. Ms. Maris Gacero, the Technical Assistant for Training. Good morning po. President Lilibet C. Lamberte, the Council President. Hi, ma'am. Ma'am Miriam V. Malino, our Council Executive. Good morning po. And our Board Chairman, hi sir, Mr. Board Chairman Elmer Bebot Herantes. Hello po, Chair. And of course, to the girls, good morning. And to our candidate, Girl Scout Princess Ira Balolo. And to the parents and to the officers, good morning po. To the parents and officers of Purong Botanic, hello po. Thank you for your support.
So, of course, today is the evaluation no, of your work, of your job, of your task. So, we hope no, na your hard work, your hard work will pay off. I'm sure na dipagpapakhirapan ninyo ni, especially the girls, and of course, your team leader, no, Ma Mary Grace Sigara. Yes. Because of Ma'am Mary Grace Rotona, thank you kayo ma'am sa pag-guide sa ato ang mga girls and nabot na mo there is a point na i-evaluate na yun mo. So, we hope no, for a successful and a fruitful one. No? And I'm sure na yung hard work ang inyong pagpalingkamot kay ma na-adjust siya yung good impact. No? Not just sa inyo sa girls and of course to your recipients, to your beneficiaries sa mga bata. So, yun na. We hope na maging successful may and maging fruitful one and good luck and congratulations in advance and welcome to Puro Batanan. May I call our troop leader, Tita Mary Grace T. Sigara, to give us acknowledgement of the beneficiaries and sponsors. Okay, so good morning sa lahat. Okay, thank you, ma'am. So sa ating guest, I would like to acknowledge also Ma'am Angel Rose Rieta and Ma'am Gina P. Roma. Thank you all for coming. And of course, our council president, Ma'am Lilibet Naborde. Thank you, ma'am, sa support. And Ma'am Miriam B. Malino. Thank you, ma'am, our council executive. And of course, ako ang task this morning is to acknowledge, of course, sa ato mga beneficiaries. Actually, sad to say, wala dyan yung ka-adpong isa lang. Kaya ang elementary, parang na-assign schedule for summative test. And na-ami grade 7 na mura na nahila tube na ako na-excuse kay hindi pa sila schedule ng test nila. And hopefully, siguro ma-approve man siguro ni Ira with the documents na nandyan po palagi ang aming mga beneficiaries. And of course, together with our chairman na Kurok Sir, I would like to acknowledge Sir Elmer Peraltes at saka yung wife niya, wala po dito. Siya po yung chairman ng Purok na very supportive. Lahat po every Saturday po nandito kami, nandiyan po sila to give support kung ano yung mga needs namin, especially sa mga bata. And of course, acknowledge na po ang mga officers ng ating parents, no, officers dito sa Butani. Thank you so much. Number one po yan sila ng support. And of course, ang ating SK chairman, thank you paayo ma'am na na-adjud ka sa amo always sa support na ihatag ni mo lang yung bagay ko yan. And actually, daghantag mga sponsors na wala yun naka-adjud rin kasi naaslay mga work na ay mga shelter mga ministries, no? Mga naay sa corporation, naay sa school. Tsaka yung principal namin, I don't know kung napaging siya yung time, maupo na siya ang nag-push dali sa project ni Ira na mag-go. Bisan hectic na yung schedule, sige lang, no? Pasalamat ko kay naay school head, ang mga principal na nandiyan always sa amua. And amuang mga sponsors, benefactors, daghan kaayo ni sila, dili na ko maisa-isa, but I'm sure yung mga nandito, isa po yan sila sa mga sponsors natin sa feeding program ni Ireland, ni Ira. Gusto ko lang i-emphasize din yung support na malaking bagay po para niya sa ma-proceed na mo ang ihang project, ma-materialize kung dili po dahil sa inyo, siguro murag na apamisa kalahati. So, thankful ka ayaming in behalf kay Ira. Thankful ka ayaming na amo na na-support, financial man, no?
physical kay naaman jud mo always kung naamoy mag-feeding diri no naamo dira sa gilid-gilid and of course ako ang mga youth na dito ang mga youth natin di put sila makaano let's have now the evaluation proper so may I call in our regional evaluators Miss Angel and Miss Gina from Eastern Mindanao region. So, may buntag sa tananong, labi na nga na atin karoon. Especially to attended by our barangay officials, teachers, guests, and sa mga bata. Good morning. So, before pa na mag-start, no, maghahagad lang po gamay yung overview o background kung usan ni Chief Girl Scout Metal Skin Project or sa ginagawag na CJSNS. So, kanina siya na project. It is one of the highest award na makuha sa isa ka senior or cadet Girl Scout. It is a one whole year project na ilang paghimuon, gikan sa sugod, gikan sa ilang orientation, pre-planning, implementation, and down to evaluation. Maong naamig rin karon para i-evaluate si IRA. According to Executive Order 267, that the First Lady or the Woman President of the Philippines is automatic siya po ang ato ang Chief Girl Scouts of the Philippines. Si isa ko ang First Lady is si First Lady Lisa Aneta Marcos. Siya po ang mag-hand-in kung mag-turn over po sa medal sa ato ang mga awardees. In case na mapilian ang project ni IRA. And also, our main goal or purpose here is makita, dili lang kay ang project ang mga kumong, kundi makita ba na mo sa bata kung naabay changes na nahimo niya, either sa ihang personal or sa community. So, before ta mag-start, naagay ano, upat ka areas na pwede pilihan sa mga bata. It's either ecology, health, livelihood, and cultural heritage. So, ang project ni IRA is ang health. So, before mag-start, ay IRA, wala ang ikabalo dili kung di unsa nimo ipadimo sa project. So, maminaw, mix ka imo, it's your time na to tell us your story, labi na kami dili ni kabalo, just give us your stories, gikan sa start, gikan sa pag-orientation, imong pre-planning implementation. Good morning, everyone. First po is nag-join po ako ng orientation sa CJSFS, which is second time po then. First ako kay kaduha-duha yun po nga kung magkanda, budget po ang project, kaya wala ko kabalo kung punsa, kung buhaton, kung makaya man ako or hindi. And then, nakalitan lang po o parang nasulang o gisperto nga kala sige pagkanda o feeding kay nana kay tuwad sa Botanic Street nakita na po ang mga bata na gihanaran ko nila o parang ano nga magkanda na po ang CJMS sa ilang community kay tuwad sa ilang problem mo din sa ilang community and then ato nagtala ko sa ako ang troop leader kay Tita Grace na magkanda ko o CJFS project din sa ilang community kay para ma-help set na ko ang ilang communities na gamay nila and then ato mag-planning minitita na katumis sa barangay para ngayon o consent if mapayagan din magkanda din o feeding program and ato napayagan din magkanda o feeding program and then nag-atumis sa food chairman na nag-ask with me o guide sa iya o parang permission na i-support din niya sa among ikatak din ang mga project. And then kato, napili na po ang feeding program kay para ma-helpod na po itong mga bata na din ang sagutan din para ma-lesson sa nag-ilahang pagbaba sa ilahang weight and height. And then kato, November 4, nag-start ko o pakaon din ang sa bata dito ang sa court. And then ato, nakita lang ko sa mga bata na sa ilahang height and weight pa lang kayo. Makita dyan ako na dili kayo stable lang ilahang height and weight. And pagka second day ato na ano na may nag-height and nag-record kami sa ilahang height and weight. Dito dyan ako na napatunayan na ilahang height and weight kayo.
dili siya karang normal sa isang kabata kay underweight ang iba ng ibang tama-tama lang. And then ato, sa whole mga feeding is napakaangkoog, snacks, and lunch. Ang sa lunch kay nag-provide niyo mga gulay, carrots, may mga talong, kanak, then ga-provide sa niyo mga foods kay para mabalance sa dahilang ginakaon. And then sa snacks po, napakaay po kami sa kalanang kalong mga biscuits, mga B1N, mga loaf bread, ganyan po, and gabi po ng water. And gabigay po din kami ng gift-giving po sa kanila. Last March po, nagbigay po kami sa kanila ng sleepers sa lahat ng beneficiaries po dito. And then ato, sa whole month ay sa 10 months po is pabalik-balik lang po yung routine namin, tapos may mga activities nga para malingaw sa ang mga bata at para dili po sila ma-boring sa ako ang ginabuhat sa ilaha. And July, last July 27 po is regional evaluation na po sila ng ang council and then ka po na-approve po. Na po. Thank you. Sige ka, thank you sa mga po. So, lingkod na sa balikan ka na later. Upon hearing her story, no, so, nag-top daw si Ira sa mga barangay official. So, pwede sa isa sa barangay official po ang pwede mag-uwet makarami. Sige, sige po na. Sige ka. Alam niyo, may pangkatanan po. Di ba nagtuol si Ira sa inyo po? Giusap po niya ang pag-approach sa inyo and then usap po na support ng inyong nahatag po para sa kanyang project ang inyo. Thank you po. Actually po, yes po, that's true. I think tatlo mo ato Ma'am Grace, no? Si Dr. Peter, si Ira, o nakalunok din sa po. Yes, kaya katong isa ka, asa siya under sa obitimination, yes. So, nag-agi sila kay Cap, and then si Cap is the direct niya sa ako as in under sa youth, sa SK. So, nag-courtesy call me, sit down discussion me about sa ilang project, and kato, na-discuss nila na inani siya na award, kaya nag-goal sila na inani lang buhatan sa community, and napili nila ang beneficiaries ng botanic. So, gin-discuss nila tanan, and ang sa amo ang part sa barangay council is na yung mga kagawad na nag-donate o bugas. Tama ba ko, Ma'am Grace? So, kato siya mga kagawad is nag-adrip po siya actually sa botanic. So, mabapit ko ang si kagawad po, Ben Castaneda. Nag-donate siya o bugas. So, pagkaganyan, makat goods, mga gulay, yes, tama. So, nag-pledge ako. And kami po sa SK is supposedly katong sa naghatag po ko na mga ginagmay-ginagmay lang po na additional para sa ilang feeding and ana. And supposedly maganda ka ato mam no, mag-connection na yung Grace is maganda ko culmination and natuloy since nagkaroon po ng conflict sa schedule. And dito po nato ng mga discussion ni Mamang Grace kay sa culmination is sa barangay siya i-conduct and nato maghatag po ng mga gift-giving sa mga bata and all. So I think mo lang ba ito, Mam Grace, na ito ang naistoryahan. And itong question niyo, Ma'am, na if kung sa ilang ibuhat, nananghit, yes, so nananghit sila and nag-refer sila sa ako ani kapitan. Thank you po. So na lang may follow-up ba may nakabay impact po ang kanina project dili po sa inyong lugar? Yes po, of course po, na-agitate akong impact, especially sa amo sa SK, na to be honest, na-lighten ang amo ang burden, hindi ko siya problem, na-lighten ang amo ang burden na dungagan o kakabang bawag ka ng help sa community. Kay, at least kami, if ever na gusto na mo magpa-feeding program, na nami-itap ng mga girls na willing mo liho, kinabitaw kay si Ma'am Grace mismo ang nagaluto, kinabitaw sa mga girls mismo ang nagaluto sa food, anagod. And if ever naapod siya help yun sa mga sa SK o sa barangay, kay, syempre, kailangan po na mag-impact sa mga kids, sa mga bata. So, through them, through the girls, no, nabuhat mo na sa pag-support na mo sa ilaha, more na apoy naging nami ano ba nami contribution na nami benefit na apoy may more
nabuhat sa mga bata ka to, sa mga youth group. Thank you so much, ma'am, ha. And nadungga naman ato ang community, no? Akaroon, si purong chairman po, pwede po ma-invite siya. So, good morning po. No? So, same question din po, sir, kung gusto po pag-approach ni Aira po sa inyo. Istorya lagi po, honest lang. Actually, first time, hindi kami nag-meet kayong bataan. But since ang akong isis is a GPK president, every activity kami na hibo nila rin, the same as kaanya po. Why? Anything na yun ang trabaho na rin, ginag-anogya po sa ako, ginag-anogya. So ang akong advice kay Mrs. is, anything na yun nila, especially sa time na medyo out of budget sila, no choice tayo, but to help them, kasi mga bata. Okay? So hindi ko lang na-account, ma'am, how many times na pin sila rin, na sagot sa GPK plus ang puro. Pero sa ito, hindi na ito nabilang. Since practice sa bata, then para sa tanahan po, at least, ma-lighten po lang isip sa mga youth direct. Actually, what did you prank me with you may gamay fitness nila. So, through sa kay Manolo, video nakita na kung mga video na gano'n sila. And then, every time may activity sila, youth na mo, is gonna support the same. So, ang last na ano ko sa iya is, even hindi ako nakawinti sa imong activity, pero sa tingin ko istorya, nasa 110% ako nag-monitor sa inyo. Okay? Ang mga nasa mga sa iba. Kung nasa kay Mrs. nga, mas kaya nung takapiganan mo, ayaw na sa ligsan. Kung kaya na ito, guys, na ba? So, ang last ani, you know, the last Friday? Oh, let's get to this one. It's 300. So, nalimun siya na firma, yung evaluate ito. So, ang akong na-skit, ayaw ka nag-a-program. Kasi hindi ko kung kapwisto mo din mo, hindi ko mag-iyo, ay wala ka nag-a-program sa buwan. Ibig sabihin, I need to know kung sa'y mag-inatabo, kung sa'y mag-count sa'y hindi mo muna. So, ang last na ako ginoon sa iya, ma'am, I don't know kung under ba sa evaluation ninyo, siguro doon mo lang. Ngayon na kay Tita. First feeding ni mo, at to last feeding ni mo, bang changes. In terms of weight, in terms of height, depende sa ita. So, ingon siya nga, okay, na ako. Sipo, that is the, amulang naman ako sa iyo. That is the detail na mag-tell sa iyo na trabaho ka. Since ako wala ko nakwitness sa iyo, pero sa detail niya mo, okay, makita mo dito sa mga ibang dito, kapag makita nila na authenticated na siya, that is mo. Prove na siya ang itrabaho mo. Kung hindi po siya katikal, kung sa'yo mo pa. Why? All communities na rin nakawitness. Eh, hindi lang na siya 1 month. 10 months ang ilang nag-iano na rin. So, sa'yo, awan sila, kabalok siya. Eh, kung mag-call sila ang gilinda, di matapidigin, okay, dali pa dito. Diba? So, kung karoon siya sa final evaluation mo rin mo ma, sa inyo na lang. Pero, I will tell you, okay,